Hey guys, it's me Jerome and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, i-share ko sa inyo kung sino-sino yung top 10 YouTuber na always kong pinapanood and malalaman nyo rin kung ano yung mga reason kung bakit ko sila sinusubaybayan. Pero bago ang lahat guys, baka pwede mo muna i-consider na mag-subscribe sa channel ko and hit the bell button para ma-notify ka naman sa mga next videos na gagawin ko dito sa channel. Gusto ko muna i-share sa inyo itong bago ko na-discover na coffee. It's from Goodwill, Mount Apo. Alam nyo guys, masarap na masarap siya and natikman ko na to kahapon eh. This is not a sponsored product guys, but alam ko marami sa inyo dyan ang mahilig uminom ng coffee. So, ayan, i-share ko lang siya sa inyo kasi alam nyo, kahapon natikman ko na to and sobrang gustong-gusto ko talaga siya. Mayroon siyang filter guys sa loob and ilalagay nyo lang siya sa baso, tapos hot water. Ayun, may brewed coffee na kayo. So, perfect na perfect example sa katulad ko na mountain climber and mahilig ako sa brewed coffee. So, perfect na perfect tong partner sa aking mountain climbing kasi alam nyo, pag nasa bukid tayo guys, always talaga natin inuuna guys, pagising natin sa umaga and before tayo matulog, talagang nagkakape talaga tayo and ginagamit natin coffee is yung mga nasa sachet, but this is different coffee guys kasi brewed coffee yung ma-experience nyo dito. So, makaka-experience kayo ng brewed coffee on the top of the mountain. So, para na rin kayong nasa coffee shop kung ganon. Pumunta kayo sa bukid and mahilig talaga kayo mag-brewed coffee, pwedeng-pwede to guys kasi naka-brewed na siya. Ang kailangan nyo na lang is hot water. So, now let's go back sa ating topic ngayon guys. Kung sino-sino yung mga nasa top 10 list ko na ito yung mga channel na mostly pinapanood ko talaga. Every day, every time may upload sila, pinapanood ko talaga sila. And I know some of them is kilala nyo na and I know marami din kayo dito na mga hindi pa kilala. Maybe ngayon nyo pa sila ma-discover. And sasabihin ko sa inyo kung bakit ko sila pinapanood, kung ano yung mga reason ko kung bakit ko sila pinapanood every time na may upload sila, bakit ko sila sinusubaybayan. I know being a YouTuber, may kanya-kanya tayong mga channel or mga YouTuber na tinitingnan, talagang sinusubaybayan natin, especially yung mga sikat. But this channel na sasabihin ko sa inyo is ito yung mga channel na talagang sinusubaybayan ko talaga. Some of this channel ay sikat, some of this channel ay medyo hindi nyo pa kilala, but sinusubaybayan ko talaga to kasi alam ko marami ako makukuhang lesson and marami ako makukuhang ideas sa mga channel na to. So, wag na natin patagalin guys. Let's go to my number 10th YouTuber na nasa listahan ko. So, my number 10th YouTuber guys is Mary Bautista. Sa mga hindi pa nakakilala kay Mary Bautista, si Mary Bautista is a tech vlogger. Yung content niya is all about unboxing gadgets, cellphone, Huawei, Realme, Oppo, Vivo, or kahit mga Lazada, Mystery Box, ina-unbox yan ni Mary Bautista. So kung gusto niyo manood ng mga unboxing ng gadgets or ma-update kayo sa mga latest gadgets or sa mga upcoming gadgets, punta kayo sa channel ni Mary Bautista kasi updated siya or nauuna siya kung ano yung mga bagong gadgets or bagong model ng cellphone na ilalabas ng mga brands. So, number 9 on the list guys is Carlo Ople. Nako guys, si Carlo Ople talagang every time talaga na may bagong upload to, nakabell talaga to sa akin and every time na may bagong upload to, pinapanood ko talaga kasi ang channel ni Carlo Ople guys is all about unboxing of sneakers. Also, may gadgets rin siya and meron din siya mga ibang items na ina-unbox. Gusto ko talaga yung mga unboxing niya ng mga sneakers guys. Kung paano niya i-deliver yung pag-unbox or paano niya i-deliver yung vlog niya. Napakaganda, napakagaling ni Carlo Ople guys. Panoorin niyo yung channel niya kasi napakagaling niya mag-speech, napakagaling niya magsalita, napakagaling niya sa pag-deliver ng kanyang mga ina-unbox na item. And may inspired kayo sa kanya kasi marami siyang mga tips kung paano kumita sa YouTube and kung paano kumita sa pag-vlog, kung paano ibenta yung mga ina-unbox na item. Marami siyang mga tips guys and puntahan niyo yung channel niya and manood kayo ng mga unboxing video niya and maroon din siyang mga pag-giveaway sa channel niya, mga sneakers pinamimigay niya, yun mga mamahalin yun mga sneakers guys and marami din siyang mga sponsored na brand, marami din siyang mga kakulab na brand. Every time na may video siya na i-upload, talagang ma-inspire kayo sa mga products na i-unbox niya guys. So number 8 on the list is Leticia. Content niya guys is makeup. Kinukuha niya yung itsura ng isang celebrity. Kung sino ba yung gusto niyang gayahin at itsura, kinukuha niya talaga yun and nakukuha niya talaga yun guys. And talagang matutuwa kayo sa mga jokes ni Leticia and ma-inspire din kayo kasi si Leticia guys is nagbibigay din siya ng mga experience niya kung paano niya i-handle yung mga bashers niya. Kaya yun guys, puntahan nyo yung channel ni Leticia and ma-inspire kayo every time na may bagong video yan. Ako, pinapanood ko talaga yan and na-inspire talaga ako. May makakuha kayong mga aral sa kanya. So, number 7 on my list guys is International Talk. Kilala nyo to, alam ko. Example, mahilig kayo sa pageant.
kilalang kilala nyo to. Kasi alam nyo guys, for those of you guys na nandito, nanonood, isa ako sa pageant fanatic. Mahilig ako sa pageant, Miss Universe, Miss World, Miss International. Talagang nanonood ako ng mga ganyan. Nanonood ako ng mga opinions ng mga past beauty queen. Etong number 7 natin guys is a previous beauty queen, Miss Universe. And walang iba kundi si Miss Canada 2016, Shera Verschel. Kasi gustong-gusto ko kung paano siya mag-vlog, paano siya mag-deliver ng kanyang mga opinions about mga candidates or mga prediction niya guys. Talagang gustong-gusto ko siyang panoorin. And every year guys, gustong-gusto kong malaman kung ano yung mga reaction niya and ano yung komento niya sa mga contestant. Ayun, kaya always ko talaga itong pinapanood. Kaya guys, kung pageant pa natin kayo, puntahan nyo si Shera Verschel. Napakaganda at napakagaling nito magkomento at magbigay ng opinions every contestant in every country. So number 6 on the list natin guys is international again. Ito yung isa sa mga favorite ko talaga guys. Isa sa mga favorite ko talagang channel na pinupuntahan guys. Kung mahilig kayo sa fishing, mahilig kayo sa mga nature, sa mga mountain climbing, alam ko magugustuhan nyo din to. Si New Fishing Secrets. Alam nyo guys, isa talaga to sa mga pinaka-favorite ko na vlogger and YouTuber at pinaka-favorite ko na channel guys. Kasi every time na nagpupunta ako sa channel na to, every time na nanonood ako, na-inspire talaga ako sa kanyang mga videos and na-inspire ako. Eh, nakakakuha ako ng mga techniques dito kung paano simulan yung vlog. Example, sa mga travel vlogs ko, mountain climbing vlogs, nakakakuha ako ng mga techniques kung paano ko i-start and i-end yung video ko na gagawin. Kaya guys, panoorin nyo si New Fishing Secret guys kasi I know ma-inspire kayo sa kanyang mga video and I know makakakuha kayo ng mga tips and ideas, especially kung kayo mahilig sa mountain climbing and fishing, makakakuha kayo ng mga tips dito sa kanyang channel kung paano mag-vlog. So, yun guys, ang pang-anim natin is a New Fishing Secrets. So, now, let's go to our top 5. Top 5 YouTuber, guys. Ito yung mga YouTuber talaga, guys, na always ko talagang pinupuntahan. Ako talaga yung nagbibisit sa mga channel nila, guys. And to check kung may mga bagong upload sila, kung may mga hindi pa ako nakita mga upload sila na hindi ko napansin kasi sa dami na notification, guys, hindi mo na yun mapapansin, eh. So, ako talaga yung number 1 kung saan pumupunta sa mga channel nila. So, this is my top 5 channel na palagi kong pinupuntahan. This is my top favorite channel, both local and international. So, my top 5 is Erwan Yusef. Kasi guys, siya yung naging inspiration ko sa mga mountain climbing videos ko, kung paano ko i-deliver yung mga mountain climbing videos ko. Kumukuha ako ng mga techniques kung paano niya ginagawa yung video from beginning to end. So, kinukuha ko yun sa kanya, yung mga ideas na yun. So, kaya always ko talaga yung pinupuntahan si Erwan Yusef. Kasi, ang ganda naman talaga ng mga ano niya guys, ng mga videos niya. Talagang, bilib talaga ako sa taong to guys, Erwan Yusef. Isa to sa aking mga inspiration dito sa YouTube. And of course, ang number 4 natin guys is another local YouTuber. Alam ko love na love nyo to and alam ko kilalang kilala nyo to guys, ang number 4 natin. And maraming may gusto sa kanya and maraming nag-idolize sa kanya kasi ang ganda nga naman niya and ang galing nga naman niya in terms of fashions and talagang yung lifestyle niya talaga ang galing guys and na-inspire talaga yung mga viewers niya sa mga video niya and sa lifestyle niya, sa mga fashion niya, talagang dun siya tinitingnan. So, number 4 natin guys is si Heart Evangelista. Fan ako ni Heart Evangelista guys. Si Heart Evangelista is isa sa mga sinusubaybayan ko dito. Talagang nakaka-inspire talaga yung mga video niya and yung mga fashion niya talagang, nako guys, ang dami nag-idolize sa kanya ng mga ganyan. And hindi lang yan guys, isa dito sa mga favorite kong YouTuber kasi tumutulong din siya, especially sa mga nangangailangan. Now our top 3 YouTuber guys sa favorite ko is walang iba, is international to, si Flying Danis. I don't know about this couple but talagang gustong-gusto ko talaga to. Yung mga travel experience nila, favorite na favorite ko yung guys yung pumunta sila ng Finland. Grabe, na-amaze talaga ako doon sa Finland. And talagang sinabi ko sa sarili ko, kung ako ay pagbigyan ng chance ni God, pupuntahan ko talaga ang Finland. Pinuntahan nila. Our second YouTuber sa listahan natin guys is a local YouTuber. I know maraming sa inyo na kilala to. And I know siguro marami din na hindi nyo pa to kilala. But isa to sa pinaka-favorite kong YouTuber dito sa YouTube sa Pilipinas. Bakit? Ang ganda ng mga editing skills ng lalaking to. Grabe talaga. Walang iba kundi si Oliver Austria. Isa siyang architect na gumagawa ng video about reaction about sa mga bahay ng mga sikat natin, ng mga YouTuber and celebrities. And I know na nagawa na niya ng reaction si Lloyd Cadena. And panoorin nyo yun. Kung hindi nyo pa yung nakita guys, panoorin nyo yun. And mamangha kayo guys sa kanyang mga editing skills. Ang ganda ng editing skills ng batang ng taong to talaga. Ang ganda ng pagka-edit ng mga videos niya. Talagang effort na effort. Finally, eto na. Number 1 natin. Kilala niyo ba to? So, etong taong to, grabe talaga.
kahit mga anak ko, guys, favorite na favorite to. Kahit mga kahit yung anak ko lalaki at anak ko babae, favorite na favorite niya yung video ng taong to. Grabe naman, na-amaze ako talaga sa taong to kasi napakaganda ng mga video quality talaga. Nakilala ko tong taong to dahil sa video niya na I quit my job because of YouTube. At that time, guys, kasi naghahanap pa ako, nagsi-search pa ako sa YouTube yung mga first sahod. Yun, nakita ko si Mary, nakita ko yung ibang mga YouTuber na nagpo-post ng mga video na unang sahod nila. But, lumabas to si... Kilala nyo na ba sa title, based sa title ng video niya? I quit my job because of YouTube. And that is walang iba kundi si Youngbloods. I don't know, there's something about Youngbloods talaga na always ko talaga siyang pinapanood and favorite na favorite ko talaga. And yung mga anak ko, guys, favorite na favorite talaga nila si Youngbloods. Every time may bagong upload yan, pag nag-notified yan sa ano ko, sa notification ko, talagang boom! Nandun na kami, nakapanood na kami, and na-inspired ako sa kanya. Lalong-lalo na, panoorin nyo yung I quit my job because of YouTube niya na video. Talagang doon niya sinabi kung bakit siya nagsimulang nag-YouTube, kung paano siya nagsimulang mag-YouTube. So panoorin nyo yun, guys, and talagang inspiring. And ayun, panoorin nyo lang and ma-inspired kayo sa mga video niya si Youngbloods. So kung ikaw may top 10 YouTuber ka rin dyan, pwede mo i-comment sa baba para malaman at mabasa ng ating mga viewers. And kung nagustuhan yung video na to, guys, please hit like. Don't forget to subscribe, hit the bell button para ma-notify ka naman sa mga next videos na i-upload ko sa channel ko. Maraming salamat, guys. Bye-bye!